Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa bahagi ng Estero de Quiapo sa barangay 385 sa Maynila kahapon ng umaga. Maging ang ilang gusali sa lugar ay nabasag ang salamin ng bintana. Ang barge na sinasakyan ng backhoe na ito, nawasak ang sahig. May narinig po akong pagsabog, tapos narequest po ng chairman namin na ikutan po kung saan yung nangyari. Ay, napag-alam po namin is dito nga po sa ilog. And then, standby po kami dun sa labas. Kita po namin yung tao, tinatakbo na po sa patrol ng barangay. Tinakbo ko na po siya ng ospital. Malubhang nasugatan ang foreman sa ginagawang sheet filing sa gilid ng estero na agad isinugod sa Jose Reyes Hospital, subalit idiniklara din itong dead on arrival. Ang steelman naman na si Mang Raul Flores na kasama ng mga biktima na gumagawa sa lugar, maswerte pa rin. Dahil mula sa pwesto ng pagsabog ay pinaakyat daw siya para i-operate ang kanilang pump at nagulat na lang siya nang biglang may sumabog. Isang minuto pa ang lumipas bago lumutang ang kanilang foreman bago ito dinala sa pagamutan. Kasi nag-operator po ako ng pump. Kasi pinasisimot namin yung pinaka... Sa may butas namin ganun. Sinisimot yung? Tubig, ma'am. O, tapos? Bigla na lang po sumabog. Nakita na lang po namin, lumutang na lang po, ma'am. May siguro isang minuto, ma'am. Saka namin inano, foreman. Sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na nag-leak ang LPG na naka-imbak sa loob ng barge. Na-trigger ang pagsabog nang i-operate ang acetylene machine ng foreman. Ayon sa PNP, ginawang imbakan ng LPG ang barge. Without knowing na sumingaw na sa ilalim ng barge yung LPG na kinuha nila ng umaga, mayroong tinuloy nila yung pag-acetylene. Tinuloy nila yung kanilang trabaho, no? O sumaari na mayroong nag-spark dahil doon. At ito na nga yung nag-trigger para sumabog yung ilalim ng barge. Iniimbestigahan na ng pulisya kung ano ang mga posibleng paglabag at pananagutan ng kumpanya sa insidente. Sisilipin din ito kung mayroong hot works permit at storage clearance ang mga gumagawa sa lugar. Handa naman makipagtulungan sa imbestigasyon ang kumpanya na gumagawa sa estero.